Hello, magandang umaga mga kabayan. Sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. E ngayon, ituloy natin yung usapan kahapon kabayan. Tapos na ako naglagay ng bako doon. Ngayon, inumpisan ko na ng pag-cultivate sa lupa dito. Pangatlong linya yan kabayan. Kasi kailangan cultivate natin yung lupa para pag ilagyan natin ng seedling, hindi maayos yung tubo niya. Ngayon kabayan, lagyan natin ng tali ito para straight yung takbo ng mga tanim. Ito, pangatlong tudling to kabayan. Umpisan ko ng pagas ni... Mamaya, maaraw na, mahirap na kabayan. Magka high blood tayo. Ito, kinukultivate muna kabayan yung lupa. Yan yung kabayan, kinukultivate natin yung lupa para madali lang tumubo yung mga gulay. Apat na klase ito, kamatis, okra at saka yung luya. Yung kamatis na failure kasi laging umulan kaya nagsiding ako uli. Huwag ko lang kung maaraw na ngayon. Dalawang linggo na naging umuulan dito. Tingnan lang natin kung matapay yung lupa. Ay kung mahina yung tubo, baba na tayo ng fertilizer. Doon sa bandang dulo, okra yun kabayan. Sa gitna, luya. Dito banda. Kamatis. Bali, apat na klase itong itanim ko rito. Hinihintay ko yung magandang panahon kasi pag laging umulan, sisira yung seedling. Ginawa ko itong exercise kabayan kasi pag may edad na tayo, lalo na sa akin, malapit na mag 60, 60. Mahirap na, lagi lang tayo nakaupo. Lagi na tayo nakaupo sa bahay, nakahiga. Talagang atakihin tayo sa high blood, kaya maganda yung mag-exercise, malawasan tayo ng pawis. Tanim-tanim, para hindi tayo may high blood. At iwasan rin yung kumain ng mga baboy. Gulay lang kabayan at saka yung isda. Yan ang pinakamaganda kung may edad na tayo.
Eh, sa sunod na linggo, doon na naman ako sa Palakata Farm. Linis. Linisan ko yun. Kasi ganyan nakahaba yung mga damo. Kailangan na linisan. Pagkatapos maglinis, lagyan na naman ulit ng fertilizer. Kasi bawat tatlong buwan, lagyan talaga ng fertilizer yung palakata. Kaya, walang hinto kabayan. Pagkatapos nito, doon. Pagkatapos doon, sa kabila. Hindi na si Manong Tonyo pupunta sa palengke. Di maraming kulay dito. At saka mayroon na akong alagang mga manok, kabayan. Mag-isang daan na ata lahat. Kaya kung gusto kong kumain ng manok, walang problema. Ganyan lang, yung mga itlog, marami dyan. Mayroon rin akong mga alagang aso, mga 7 piraso yan. Kasi maganda yung may aso. Malaman natin yung mga magnanakaw kasi minsan may magnanakaw rin ito. Nag-alaga ako ng aso, kabayan. Lagyan natin sukat para pantay yung distansya nila dito.
kailangan natin mag-garden, kabayan, lalo ngayon nahirap ang sitwasyon sa bansa natin, kaya huwag na tayong umasa sa mga palengke, magsariling tanim lang tayo. Kahit pa paano makagulay tayo, hindi na tayo umasa doon. Iwasan natin yung kumain ng mga matataba tulad ng baboy. Hirap yun, kabayan, kasi yung baboy nagkaroon ng sakit sa puso, kaya walain natin kumain ng mga gulay, isda, yun lang, kabayan. Okay, kabayan, mamaya ko itong tanghali tapusin, kasi mag alas 8 na umaga, mag-almusal muna ako, kasi inumpisan ko ito alas 5 na umaga, magtatlong oras na, baka bukas tapos na ito. Hintayin ko lang yung seedling ko, ito yung kamatis, kasi nag-seed nga ko ulit dahil laging umuulan, nasisira, ngayon panibago na naman. Paglaki nito, ilipat ko na dyan. At saka yung okra, nakahanda na yung okra, kasi diretso na yan itanim eh, hindi na kailangan masidling, diretso na yan. Okay, kabayan, salamat sa pranood, at sana gabayan tayo lagi ng Panginoon, at ugaliin natin magtayong tanim sa kapaligiran, kabayan, at maglilinis sa kapaligiran, iwasan natin ang mga tubig dyan, may mga lamok dyan, tapos lagi tayong magdasal at tumulong sa kapwa, kabayan, yan ang pinakamahalagang bagay talaga. Okay, kabayan, salamat sa panonood, sana mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa sunod ko mga video, kabayan. Pag-usapan natin sa sunod tungkol naman sa mga herbal, kabayan. Okay, kabayan, salamat, bye-bye.